pwede na natin hanguin, guys, yung ating gyoza. Hello guys! Welcome back sa ating channel. Today guys, is luto-lutuan time tayo kasi ilang araw tayong hindi nakapagluto-lutuan dahil sa medyo madaming ginagawa. So today, magluluto tayo or gagawa tayo ng dumplings or gyoza. So yung ating mga kailangan ay cabbage. Yung ating cabbage guys, is ganito yung kanyang pagka prepare, then sprinkle ko lang siya ng salt, then babad siya ng mga 10 to 20 minutes sa kapigain para mawala yung pagka-watery ng cabbage. Pwede din naman diretso na, pero pag gumagawa ako ng gyoza or dumplings, usually ito yung ginagawa ko. Sprinkle lang ng salt, then pigain. Kaya lupay-pay na guys yung kanyang itsura. And then, kailangan natin ng pork, ground pork, carrots. Since wala man tayong Chinese chives, ang ilalagay natin is green onion, shiitake mushroom, dumpling wrapper, grated ginger, grated garlic. At yung ating mga seasonings, andyan yung ating hondashi. Pag walang hondashi guys, pwede tayong gumamit ng kung ano yung gusto nating pampalasa. Andyan yung ating soy sauce, pepper, mirin. Usually guys, ang nilalagay ko sa gyoza is osake or rice wine. Kaso lang, naubusan tayo ng rice wine, kaya mirin na lang yung ating gagamitin. Pwede din namang wala na lang itong mirin. Itong mirin guys, is sweet rice wine siya. Then, maglalagay din tayo ng sesame oil. And then, cooking oil para sa ating pagprito later. Kailangan din natin ng flour. And then, konting water lang later. At para naman sa ating dipping sauce, i-mix lang natin ang soy sauce, vinegar, sesame oil. At kung gusto ninyo na medyo may anghang, pwede tayong maglagay ng chili oil or pwede din namang wala. At pwede din kayong maglagay guys dito ng grated na ginger kung gusto ninyo or grated na garlic para mas masarap or mas malasa yung ating dipping sauce. So ready na ang lahat guys. I-mix na natin yung ating mga ingredients na gagawing gyoza. So, i-mix lang natin lahat guys yung ating mga ingredients. Then, yung gagawin natin na gyoza today is tatlong way ng pag-serve ng gyoza. So, yung gagawin natin is deep fried or crispy fried na gyoza. Then, steamed gyoza. And then, yung parang wonton soup na gyoza. So, bali tatlo yung ating gagawin today guys. So, mix na natin. So, ilagay lang natin dito yung ating pork. Yung ating shiitake mushrooms. Nasa inyo na guys kung ano yung gusto ninyong ihalo pa na ibang ingredients. Pwedeng
puro veggies lang din. Cutting carrots. Ginger. Garlic. Mas madaming garlic, mas masarap, guys. Then, maglagay tayo ng ating hongshi. Soy sauce. Sesame oil. Ilagay na natin yung ating green onion. Then yung ating flour. Then i-mix lang natin ito lahat, guys. Lagyan natin ng konting mirin. Then mix lang natin. Yung mirin na nilagay natin, guys, is optional lang siya. Pwede din wala. Ito na, guys, ang ating mix. Ayan, nahalo na natin ng mabuti. So, balutin na natin, guys. So, start na tayo, guys, mabalot. Pero bago tayo magbalot, guys, kasi yung ating gyoza is syempre kakamayin lang natin. So, kailangan be sure talaga na malinis yung ating mga kamay para safe yung ating foods. So, start tayo, guys, mabalot. So, ganito lang siya, guys. Then, maglagay lang tayo ng konti. Then, yung ating pandikit is, ayan, water lang siya. So, lagyan lang natin ng water. So, after natin malagyan ng water yung sa gilid, i-fold lang natin siya ng pagandang guys. Ganito lang yung kanyang magiging chura. Yan, para siyang, ano ba yung tawag? Para siyang empanada yung kanyang pagka-fold. Ayan. So, ito na dito na style, guys, is ito yung ating lulutuin na steam gyoza. So, ayan. Then, yung ating susunod na style is yung deep fry natin na gyoza. Maglagay lang ulit tayo. Linagyan ulit natin dito sa sides, guys, ng water. So, after natin malagyan ng water yung gilid, i-fold lang natin na ganito, guys. Ayan, idikit lang natin. Tapos, ito dito na side, is lagyan natin ng water. Kasi, ididikit natin ito pag ganito. So, ganito yung magiging picture. So, ito yung ating para sa soup. So, ganito, guys, ang kanyang magiging picture. So, ulit-ulit lang, guys, hanggang sa maubos yung ating dosa. So, ganito lang. So, ito na, guys, yung ating mga nagawa. So, madami-dami, guys, yung ating nagawa. Pwede tayong magmukbang ng dosa. So, ready na iprito, guys, yung ating dosa. So, let's start cooking. So,
unahin natin guys yung ating parang steam na pagluto. So maglagay lang tayo ng cooking oil. Then ilagay lang natin yung ating juice. Cover lang natin ito, guys. So, tantyahin lang natin, guys, na mainit na yung mantika. Pag mainit na yung mantika, saka tayo maglagay ng water sa ating gyoza. Para ma-steam yung ating gyoza. So, maglagay natin ng water. Then, cover lang natin. So, ganito lang ako guys, nagluluto ng gyoza, na yung parang steam. Ano siya sa ilalim, crispy siya sa ilalim, sa ibabaw, is malambot. So, wait lang natin hanggang sa maluto. So, ayan guys, nag-brown na siya. So, pwede na natin hamuan. So, ayan, madali na lang siya matanggal. So, ayan guys. So, ganito siya. Crispy yung sa ilalim. Then, yung sa ibabaw is soft. So, isunod natin guys yung ating deep fried na gyoza. Isunod na natin guys yung ating crispy fried gyoza. So, naglagay na tayo ng cooking oil. So, ilagay na natin. So, nailagay na natin lahat guys. Wait lang natin ito na ma-golden brown. Then, may crispy fried gyoza na tayo. Then, isunod natin yung ating gyoza soup. So, pwede na natin hanguin guys yung ating gyoza. Then, isunod na natin yung ating gyoza soup. So, ganito guys yung kanyang chutney. So, hanguin na natin guys. Then, isunod na natin yung ating soup. So, gawin na natin guys yung ating gyoza soup. So, naglagay lang tayo ng water. 1.5 cup. Or depende na sa inyo guys kung gaano kadami. Then, antayin lang natin na kumulo. Cover lang natin.
Ayan guys, kumukulo na yung ating tubig. So, ilagay lang natin yung ating mga sesames. Konting soy sauce lang. Then, mirin. Then, pag kulang sa alat, magdagdag na lang ng soy sauce or salt. Then, ilagay na natin. Tap lang natin ito guys ng green onion, then ready to eat it. Cover it. Simmer lang natin ng 1 minute. Open natin. Gawin natin yung ating dipping sauce. So, maglagay lang tayo ng soy sauce. Tansyahin nyo lang guys. Then, yung ating vinegar. Pwede din dito guys, lemon. Then, konting sesame oil. Then, yung ating chili oil. So, ito na guys yung ating magiging dipping sauce. Dito, pwede kayong maglagay ng grated garlic or grated na ginger. Pwede din ninyong lagyan ng green onion. So, ayan guys, kainan na.